Hi everyone! It's a weekend at ngayon mag-barbecue naman tayo. Bago tayo magluto, gusto ko nang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at idadirect na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming maraming salamat ulit at ngayon naman magluto na tayo. For this recipe, gumamit ako ng 4 na piraso ng legs with thigh. Hinugasan ko na itong mabuti at gamit yung tissue, pinatuyo ko lang siya ng konti ano, para hindi siya mahirap na nagawin. Okay, so gamit ang matulis at matalim na kutsilyo, lalagyan ko lang to ng hiwa or ng slit sagad doon sa pinakagilid ng buto niya. Pero hindi to dapat tumagos dun sa kabilang side. Siguro mga isa't kalahating pulgada or 1.5 inches lang yung haba ng slit na ginawa ko. And then, lagyan din natin ng slit yung pinaka-thigh part naman. Meron din kasing buto dyan. Okay, so hiwain lang natin. Ingatan lang natin para hindi siya tumagos doon sa kabila at masira yung pinaka-skin. Para to masigurado na lalabas dyan yung katas na minsan medyo madugo. Gagawin ko lang to sa lahat ng ating manok. Ulitin ko lang ano, siguraduhin ninyo na sagad doon sa pinakagilid ng buto. Pero hindi dapat tumagos doon sa kabilang side. Gagawin ko lang to sa lahat ng ating manok. Para sa akin, ang pinakamasarap na paminta is yung bagong dikdik. But you may use powdered pepper. Usually, bumibili talaga ako sa mga grocery stores kasi feeling ko parang mas intense yung flavor niya kesa dun sa nabibili sa palengke. At dahil nakalimutan ko na naman pindutin yung record button, sabihin ko na lang sa inyo kung ano ang laman nitong aking kawali. So basically, tantsa-tantsahan na naman to, no? Pero ito yung more or less na measurement niya. Naglagay ako dito ng 1/4 cup of oyster sauce, 1/4 cup of soy sauce, 2 tablespoon patis hanggang 3 tablespoon, depende yan sa panlasa ninyo. And then 1/4 cup ng banana ketchup para meron siyang konting tamis. Now kung wala namang banana ketchup at gagamitin nyo yung tomato ketchup, pwede kayong maglagay dito ng isang kutsara o isang punong kutsara ng asukal. Naglagay din ako dito ng 5 hanggang 6 na piraso ng kalamansi. Na kayo na rin bahala kung dadagdagan nyo pa yung kalamansi na gagamitin ninyo. Haluhaluin lang natin itong mabuti. And then, ilagay na natin dito yung ating manok. Yung balat nasa ibabaw, tapos salansan lang natin siyang mabuti para pantay-pantay yung pagkalapat niya doon sa ating kawali. Medyo maliit kasi itong kawali ko, no? 3 lang kasi yung laman nito, pero pilit kong pinagkasya yung 4 na piraso ng legs. Okay? At medyo malaki-laki rin itong nabili ng aking partner. Naglagay din ako dito ng 1 baso ng tubig. Medyo malaki yung baso na nagamit ko, no? Siguro mga 3/4 lang or kalahati lang nito ang ilagay ninyo kapag nag-try kayo ng recipe na to. Medyo naparami yung aking sabaw. So, medium heat lang. Pakuluan natin to. At siguraduhin lang natin na may takip siya para even yung distribution ng init. So, sa side na yan, pinakuluan ko yan for 15 minutes. And then, para naman doon sa kabilang side, doon sa side na may balat, pinakuluan ko yan ng 5 minutes. Now, dito sa tagal ng pagpapakulo, nasa sa inyo pa rin yan, ano? Kasi nga minsan, iba-iba yung timpla ng init natin sa kawali natin or sa kalan natin. Kaya, che-check nyo na lang yung manok. Titingnan ninyo kung wala na yung mga bloody discharge dyan para masigurado ninyo na luto na yung pinaka-loob or sagad na yung luto hanggang dun sa pinaka-loob. So, takban ulit natin to for another 5 minutes. And then, pagkatapos nyan, palamigin muna natin ng konti na para mabawasan yung init at hindi tayo mahirapan dun sa susunod na step natin. Kapag medyo malamig-lamig na to at madali ng hawakan, at tinutuhog ko lang yan ng 2 piraso ng barbecue stick. Medyo maliit yung barbecue stick na available dito sa akin, ano? Pero hindi na kasi ako bumili. Tsaga-tsaga muna, pagtsagaan ko ano ang meron. Ang idea nito is para meron lang tayong madaling hawakan kapag nagluto na tayo mamaya. Pero this is optional, no? Pwede nyo itong hindi gawin. Skip nyo na lang to. At medyo mahirap din pala yung part na to tuhugin ng diretso dahil nga mabuto. So hindi naman kailangan sobrang perfect.
Basta't maituhog nyo lang siya ng maayos at meron lang kayong mahawakan mamaya para sa pagbibiling or pag-return kapag nagluluto na tayo. Naka-ready na rin yung aking uling at may nag-volunteer na magparikit. Ayan. Ini-electric fanan ko lang siya para pantay yung kanyang pagkabaga. Isalansan lang natin to ng maayos at painitin natin ng grill, yung pinaka-grill. Ano? Painitin muna natin yan bago natin ilagay yung ating manok. So, question, bakit kailangan pakuluan yung manok? Well, ito yung para na natutunan ko dun sa aking mother-in-law. At gusto ko to kasi masiguradong lutong-luto yung pinakaloob ng manok. Lalo na kung medyo makapal yung laman ano, kapag malaki yung manok. At isa pa, mas pasok yung flavor niya. Kasi nga pinakuluan natin siya ng husto. At isa pa, mas pasok yung flavor niya, mas malasa siya. Well, sa akin lang naman, ano? Sa panlasa ko lang naman. At yung pinaka-primary concern ko dito is yun nga, pagka nag-grill tayo, halos tutustahin na lang natin yung pinaka-surface. At hindi na tayo mag-worry kung undercooked ba yung loob ng karne. Gamit yung natitirang sabaw ng pinagpakuluan natin kanina, hinalo ko to sa kalahating tasa ng banana ketchup para may konting tamis. So, halu-haluin lang natin yung mabuti at ito yung gagamitin kong pamahid. So, pahiran lang natin yan ng marami-rami or makapal-kapal on both side. Then, lutuin natin to. Siguro mga 5 minutes or less. Depende yon sa lakas ng apoy or hanggang sa ma-achieve nyo lang yung luto na gusto ninyo. At ayan na nga ang version ko ng chicken barbecue. No, ito ay chicken barbecue namin na natutunan ko to way back 2004. Ayan. So, sana nagustuhan nyo. Antabay lang tayo doon sa ating recipe at the end of this video, pwede nyo i-screenshot yung complete ingredients niya. At ayan na nga yung version ko ng chicken barbecue or mas kilala sa tawag na chicken inasal. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.